Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Gawin mo ito sa asin, siguradong sunod-sunod na swerte at pera ang kusang lalapit sa'yo. Alam naman natin na napakaraming pakinabang ng asin. Isa ito sa mga kilalang mabisang pantaboy ng mga bad o negatibong enerhiya sa buhay at sa loob ng ating tahanan. Kaya naman ngayon ang isishare ko sa inyo ay kung paano natin ito magagamit at saan ba natin ito dapat na ilagay. Araw-araw ay makabubuting maglagay ng asin sa inyong mga doormat sa ilalim nito. Kung sino-sino kasi ang pumapasok sa ating tahanan at hindi natin alam kung may daladala silang negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng pabigat sa takbo ng ating pamumuhay. At kung minsan naman ay lumalabas tayo at hindi maiiwasan na makasagap din tayo ng negatibong enerhiya sa labas. Maaagapan natin itong makapasok sa loob ng ating tahanan sa pamamagitan ng paglalagay ng asin sa ilalim ng ating doormat. Kahit na isang kutsara lamang ng asin ay maaari niyong ilagay at ikalat niyo lamang ito sa ilalim ng doormat. Gawin ito sa umaga at palitan din kinabukasan ng umaga. At ang pinagpalitan ay itapo ninyo o i-flush ninyo sa inyong toilet. Ugaliin din ninyo ang paglalagay ng asin sa lugar ng inyong tahanan kung saan nararamdaman ninyong mabigat ang inyong pakiramdam. Ilagay nyo lamang ito sa isang babasaging tasa o mangkok o kaya naman ay maliit na garapon at maaari nyo itong palitan kapag ito ay nabasa na o kaya naman ay tumigas na. Upang makaiwas naman tayo sa mga taong inggitera, chismosa o kaya naman ay palipadhangin, makabubuting maglagay ng asin sa isang bowl at ito ay inyong punuin at ilagay ang isang buong bawang sa pinakataas ng asin. Maari din itong lagyan ng isang piraso ng barya na nakaharap sa inyo. At ito ay ilalagay ninyo sa inyong altar o kaya naman ay sa wealth area ng inyong tahanan. Muli pong paalaala na ang lahat ng pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari. Kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte ay tuluyan na nating makamit sa ating buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat.